Nakakita ka na ba ng bulaklak ng Japanese bamboo? Ano nga ba ang mga palatandaan at ibig sabihin kapag namulaklak ang halamang ito? Saan nga ba ang pinagmula ng halamang ito at bakit marami ang naakit na magtanim ng Japanese bamboo? Yan ang mga tanong na marahil tumatakbo sa isipan ng mayroong tanim ng halamang ito. Kaya naman sa video na ito ay aalamin natin at bibigyan ng kasagutan ang mga katanungang ito. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming upload. Ang Japanese bamboo ay kabilang sa pamilya ng mga Dracaena. Dracaena sorcolosa ang official na pangalan ng halamang ito, na kilala sa pagkakaroon nito ng magagandang dahon at pagiging low maintenance na halaman na may kakayahang mabuhay sa kahit anong kondisyon. Hindi nakapagtataka ang pamumulaklak nito dahil sa halos karamihan sa mga variety ng Dracaena ay namumulaklak. Marami ang namamangha kapag nakakakita ng bulaklak nito o kaya naman nakapagpabulaklak nito dahil sinasabi nila na kapag namulaklak ang halamang ito ay may darating na swerte o kaya naman palatandaan ito na may paparating na malaking blessings. Bagaman hindi popular ang pamumulaklak ng Japanese bamboo sa karamihan, ngunit ito ay talagang namumulaklak kapag umabot na ito sa kanyang maturity age upang mamulaklak. Narito ang dapat mo pang malaman tungkol sa bulaklak ng Dracaena sorcolosa. Kailan at papaano ba namumulaklak ang Japanese bamboo? Ang Japanese bamboo o ang Dracaena sorcolosa ay maaaring mamulaklak ng 2 hanggang 3 beses kada taon kapag ito ay nakatanim sa wild. Samantala, kung ito naman ay nakatanim sa paso at nasa indoor o loob ng bahay, magiging unpredictable ang pamumulaklak nito. May ilang mga indoor na Japanese bamboo na oras na mamulaklak ito ay taon-taon na itong masasaksihan. May iba naman na may pagitan ng taon bago ito mamulaklak ulit. Maaring tumagal lang 1 linggo ang bulaklak ng Japanese bamboo bago ito tuluyang malanta. At kapag nalanta na ito, mag-iiwan ito ng bunga na kulay green at kalaunan magiging orange o pula. Kadalasan, namumulaklak ang Dracaena tuwing sasapit ang summer o tag-init. Ang isa sa dahilan upang maudyok ang pamumulaklak ng halamang ito ay dahil sa pagpapalit ng panahon o temperatura ng paligid. Sa pamamagitan nito, nakararanas ng mild stress ang halamang ito na naguudyok sa halaman na mamulaklak. Ngunit may posibilidad din na dahil sa katandaan na din ng halaman, kaya ito namumulaklak. Ang pamumulaklak ng Dracaena ay palatandaan na ito ay magpaparami. Isa ito sa paraan ng halaman upang gumawa ng panibagong halaman sa pamamagitan ng mga buto nito. Ngunit hindi lamang ito ang paraan ng halaman upang magparami. Maaari ding magparami ang Dracaena sa pamamagitan ng mga rhizome sa ilalim ng lupa. At maaari ding paramihin ang halaman na ito sa pamamagitan ng pagpuputol sa mga sanga nito na siyang pinakamabilis at madaling paraan para ito ay dumami. Ilan pa sa variety ng Dracaena na namumulaklak ay ang Dracaena fragrans o the corn plant. Dracaena marginata na tinatawag din na dragon tree, Dracaena reflexa at ang Dracaena trepasciata o snake plant. Katulad ng Dracaena sorcolosa, ang mga bulaklak na mga halamang ito ay may mahalimuyak na amoy. Tuwing sasapit ang gabi, nasa sobrang tapang ng amoy ng bulaklak nito ay maaaring makaapekto sa mayroong sensitive na pang-amoy. Pero halos karamihan ay gusto ang amoy na mula sa mga bulaklak nito dahil nakakahalintulad sa amoy ng sampagita o lilac ang amoy ng mga bulaklak nito na masarap na langhapin. Ang pamumulaklak ng Japanese bamboo at iba pang Dracaena ay itinuturing ng ilan na nagdadala ng swerte, ngunit para sa iyo kaurban,
ano ang hatid ng halamang ito? Naniniwala ka ba na swerte ang hatid ng halamang ito? Ibahagi ang iyong komento at suggestion sa comment section at babasahin namin ito. I-share na din ang video na ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Bisitahin ang aming channel para sa iba pang makabuluhang kaalaman tungkol sa mga halaman. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.